Lahat ng biyaya tiyak mayroon ng madla. Sa panalangin sa Panginoon, kaya natin ang anumang hamon. Dahil sa kwento ng ating buhay, palaging nandyan ang Diyos na nakagabay. Kaya dapat palaging count your blessings! Mayaman ka! Count your blessings! Ordinaryo ka! Good morning, Ma'am Cherry! Good morning! At maganda at mapagpalang araw din sa lahat ng mga magulang na nanonood sa atin ngayon mula Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga rin sa iyo, Doktora Kit. Tama ka dyan. Hello po sa inyong mga ilaw at haligi ng tahanan na malaki ang sakripisyo para sa mga anak, lalo na ngayong panahon ng pandemic at online ang schooling. Saludo po kami sa inyo at panalangin namin na patuloy kayong i-bless ni Lord, katulad ng ating mga guests sa ating episode for today. Ang ating mga panauhin po ay mga ulirang magulang na hindi mapapantayan ang pagmamahal sa mga anak. Kung sino po sila, let's watch this. Ang mga anak ay tulad ng mga anghel na biyaya ng Diyos. Sa bawat magulang, sila ang nagbibigay ng kulay at saya sa isang pamilya. Kaya naman hindi matatawaran ang pagmamahal ng mga magulang sa kanila. Sa ating kwentuhan, kasama sina Pastor Eric at Sister Kathy, ibabahagi nila kung paano nila ginagampanan ng buong puso ang kanilang pag-aaruga sa kanilang mga anak. Dito lang yan sa Count Your Blessings! At nandito na po ang ating mga panauhin. Hi, Pastor Eric and Sister Kathy. Kamusta po kayo? Mabuti po, Ma'am Cherry. Mabuti po sa biyaya ng Diyos. Ayan. Kumusta po? Welcome po sa aming show. Thank you po, Doctor. We're glad to be here po. Yes. Sister Kathy, paano mo nakilala ang ating Panginoon? Grade 4 pa lang po ako, umaattend na yung mother ko sa Christian Church. Nag-start po siya sa Jesus the Savior hanggang napunta po kami ng Jesus is Lord Church. So JIS, sa main po kami sa Bundok. So since that time, talagang umaattend po ako ng Christian Church even though I studied in a Catholic school sa St. Mary's. So your parents pala? Ang mother mo lang ang may influence sa'yo. Ako naman, mga 12 years old. So pareho kami, nag-aral din ako sa Catholic school. Kasi yun ang malapit sa bahay namin. Tapos doon may business yung father ko. Kaya doon ako nag-aral. Wow. Ano naman ang naramdaman mong kaibahan before you met the Lord Jesus Christ and then your life after you met the Lord? Even though 4 years old, grade 4 umaattend na po ako, pero yung talagang born again experience, yung ako talaga nagsuko ng life ko sa Lord, it only happened when I was in second year college na po. So, wala pong nothing special sa pangyayari nung ako po ay nakakilala talaga sa Lord. Nandoon lang ako sa aking kwarto, Christmas season, holiday season, masaya ang family, kumpleto mga cousins nasa bahay. Tapos, all of a sudden, I just felt a very deep sadness in my heart na hindi ko ma-explain. Parang kulang, ang saya-saya ng paligid, pero hindi ako masaya. Bakit ganun? So, I just cried my heart out to the Lord. Tapos, talagang humingi ako ng tawad sa lahat ng mga kasalanan ko, ganyan. Hanggang after that po, binasa ko yung Bible. Ang daming ni-reveal ng Lord sa akin. And since that time, tuloy-tuloy na po umaattend ako ng church. Kasi po sobrang hiyain ko eh. Ayokong nakikita ko ng tao. Pero since that time, yun po yung nakita kong pagbabago. Yun munang timidity, unti-unting inalis ng Lord. Medyo lumalakas na yung loob ko. Then yung mga barkada ko nung college, unti-unti ko ini-introduce si Lord. Tapos iniipon ko yung baon na binibigay sa akin. Hindi ko lahat ginagasta para pag may Sunday worship service, pag mayroong mga event sa Araneta. Ako nagsisponsor sa hala, umattend lang kayo, pakakainin ko pa po sila. So yun po yung naging pagbabago. Kahit mahiyain, nagawa pa niyang i-share ang gospel sa kanyang mga kaibigan. Tsaka ang ganda ng conversion niya, di ba? Uh-huh. Mayroon talagang special na nagbukas sa heart mo and nobody really explained to you, but God himself opened up to you. The Holy Spirit. Yes. Uh-huh. Ang ganda po ng inyong conversion. Kayo naman po, Pastor Eric, paano po kayo naging pastor?
Naging missionary po kasi ako for 8.5 years, ma'am. Nakakilala po ako sa Lord sa Saudi Arabia in the year 1991. I was an OFW. And then when I went for law in 1993, 1994 hanggang 2003, I've been a missionary. And then, nung pinakasalan ko po siya noong 2002, I felt na it will not be healthy for me to continue in my mission trip without her beside me. So, I was praying to the Lord, and then yung missions director namin na nagsabi, if you're going to stop going to the mission field, I would have you ordained as a pastor. Kaya po ako naging pastor. Nag-start. So, bago po kayo naging missionary, pastor, bago po kayo nag-mission o naging missionary? Yun po, OFW po ako from 1990 hanggang 1993. So, it was February 18, 1991 na makakilala po ako sa Panginoon during the Gulf War. Nung hindi ko po maintindihan kung ano yung binabasa ko sa Bible, meron po akong roommate na yung kuya niya nagko-conduct ng Bible study doon sa company villa namin. At sabi sa akin nung kasama ko, attend ka ng Bible study para maintindihan mo. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako mabo-born again. But that night, there were only two of us who came forward and I surrendered my life to the Lord. The rest was history. That same evening, I wrote, kasi wala pa pong email noon, text messages, 8 pages, yellow pad paper, back to back, I testified to my family what God has done in my life. Wow, nakakatuwa naman. Parang naalala ko yung si Philip, di ba, yung sinyera niya yung eunuch. Opo. Kasi meron din siyang nabasa dun sa Bible, tapos hindi rin niya naiintindihan. So, binigyan ng magpapaliwanag. Nakakatuwa naman na Pastor Eric, ibig sabihin, meron ka na pong that time na curiosity or something, it started with a curiosity, why you opened your Bible? Opo, kasi katulad din po ni Kati, I studied in a Catholic school. Ang totoo po, pumasok po ako sa seminaryo, pero pinalabas po ako ng father ko. Kasi I'm the only son in the family. Sana. Opo. Eh, buti na lang po. Kung hindi ko nakilala yung pinakamagandang babae sa buhay ko. Ayan. Ko in love na in love. Doon ako interesado. Kwentuhan niyo naman po kami sa love story, Pastor Eric. Tulad nga po na nabanggit ko, hindi naman po halata, pero 8 years po agwat namin. Sa panaginip, hindi ko akalain na siya pala yung magiging girlfriend ko that time. Kasi, love at first sight ba ito? Hindi po eh. Kasi I was focused in the ministry as a missionary. Pero I prayed to God na bigyan niya na ako ng mapapangasawa. So in the year 2000, I started praying to the Lord and I didn't approach her till January 2001. Pero siya na po yung napupusuan niya. Nung nasa meeting po kaming ganyan. Eh teka muna, nag-iiba yung face. Bakit hindi ikaw yung napupusuan? Wala po, gaya po nang sabi niya, focus siya sa ministry. Ako naman po newly graduate lang. Oh, okay. So parang I'm still too young. Okay. Sige, Pastor. Ayun po, we were in a meeting. There were about 300 people in the auditorium. When I walked in front of her, dami nun, ah. Suddenly, meron po ako naramdamang witness sa spirit ko. Napatingin po ako sa kanya. At ang sabi ko, Lord, siya ba? Kinikilig divine naman appointment ba ito? Kinikilig naman ako doon. Nung napalingon ka, Lord, siya ba? Opo. Yun po. Tapos, 2001, when I approached her, I asked for her cell phone number, which she readily gave it to me. And then, I started communicating with her. That was January 6, 2001. February 18, 2001. Girlfriend ko na po siya. Tandang-tanda ang mga date. Eh, nung napalingon ba siya sa bandang kanan, napalingon ka rin ba? Hindi ko po siya napansin. Hindi ko alam na lumingon siya. Eh, hindi ko naman po siya type noon. Oh, paano? Paano? He's too old for me. Oh. Paano nag-evolve? Yun po, nakipagkaibigan siya, tapos communication kami through text, yung mga cellphone na parang sabon na bareta pa noon, ang lalaki. Tapos po, nagtanong ako by the end of the month of January, sabi ko, bakit pa nakikipagkaibigan ka sa akin? Ba't ba gusto kong maging friend? Ang dami-dami mo naman nami-meet sa ministry. Ako po kasi school bahay, with my very little set of friends, doon lang ako lumalabas kasama sila. Siya, exposed siya with many people. So sabi ko, ba't ako dami-dami naman siya? Pang ilang boyfriend mo ba? First. Wow. And last.
first and last love? Opo, tanungin po ninyo. tanungin mo. Pangilang girlfriend niyo po si Pastora? Konti si... lang po, pang seven. Wow! Sa Bible, complete parang number si na yung seven. Complete, perfect number pa. Biblical pa rin, di ba? Napagalitan ako. Nakakatuwa naman ang love story ninyo. And then, you kayo na nga po ay nagkatuluyan. By God's grace po. So, February 18, naging girlfriend ko po siya. April 24, 2002, nung magpakasal po kami. Hindi ko na po pinatagal kasi magte 30 years old na ako nun. And then, gano'ng katagal kayo nagkaroon ng anak? It took us 6 years before we had our first son. Tagal po naming inantay. Kasi, nung una, dahil missionary nga po ako, 2 weeks nakasama niya ako, pero gabi lang po yun. Kasi sa morning, nasa office po ako. And then 2 weeks, nasa mission field po ako. So, nung kami po ay nagsama na talaga, kasi during the first year of our marriage, tumira po kami sa in-laws ko, sa parents po niya. So, nung time po na yun, nanalangin po ako para makilala ko siya ng lubos na wag muna kami magkaanak. Pero ang tagal, 6 years ang dumating bago po dumating yung panganay po namin. Dahil nasa mission ka. Apo. Si Sis Cathy that time, habang nag-work, nasa mission siya. Nag-work po ba kayo? Sa bahay lang po ako. Sa bahay lang. Kasi nung before po kami magpakasal, nag-resign na po ako nun sa PRC. Okay. So, gano'n naman kayo ka-excited dun sa first baby ninyo? Kasi 6 years nag-antay. Tagal. Siyempre, yung dumating yung baby, excited. Po, very much excited po, syempre, first baby po yun. Kasi ang prayer lang po talaga namin, 1 year. For 1 year, Lord, wag mo muna kami bigyan ng baby. Pero hindi po kami nag-family planning. Wala po talaga. Tapos, after 6 years, binagkaloob sa amin yung eldest namin, si Gabe. Nahirapan ka magbuntis? Hindi po eh. With all of my pregnancies, easy peasy. Easy siya. Wala yung mga morning wala sickness. Wala po morning sickness, walang hihilihi. Walang hiningi sa'yo? Lahat po nang hinihingi niya, binibigay. Magaling sasagot. Okay. First pregnancy lang po yun. Sa first pregnancy. Yung mga next, hindi na po. So hindi siya masyado nahirapan na maglihi or magbuntis dun sa kanilang panganay. Kumusta naman po? Yun po, after 6 years na nagkaroon na po kami ng anak, habang pinagbubuntis siya, there was no complications. Except for that time na nagkaroon ako ng mild spotting, pero na-correct naman po through bed rest. At napakalaki ko po doon, yun ang pregnancy ko na sobrang laki ko po. Kasi from being sobrang payat na tao, tapos bigla akong lumobo ng sobrang laki. Kasi lahat ng gusto ko, binibigay kinakaya, niya. No? 12 midnight na, baba ka, luto mo ako ng pansin. Matagal nang hinintay, ma'am, di ba? Ayun po. Tapos hanggang, dahil wala naman naging problema, kaya nung pinanganak si Gabe, syempre lahat din po excited. First grandson on my side of the family and his. So, kumpleto rin yung, yung joy ng buong pamilya. So, tapos after 4 months, okay naman po siya. Kasi dahil first mom ako, wala naman akong alam sa pagiging nanay. Sinusundan ko lang through internet subscriptions, mga books, yung pagbubuntis, yung pag-aalaga ng bata, yung developments niya month by month. Nasusundan niya na nag-smile siya, nag-rolled over siya, yung po mga ganun. Kaya lang after 5 months, meron ako napansin ng mga kakaiba na hindi niya nagagawa. Sabi ko, ba't ganun? Delayed siguro ito. Sabi naman doon sa nabasa ko, there are cases na may mga bata, delayed po sila sa mga skills nila. Tapos, nako-compare ko siya kasi that time, meron siyang pinsan, yung hipag ko po, almost same age, 1 month lang ang difference nila. Yung baby po niya, pag tinayo mo sa lap mo, nakakatayo yung baby. And then the same time, very, yung... parang pliant, gumagalaw talaga yung katawan. Yung anak ko, pag tinayo ko pong ganyan, nakatayo lang siya, masaya siya, pero hindi siya yung malikot na ganun. You have to hold his arms para maging steady siya. Whereas, his cousin na 1 month na younger sa kanya, hawakan ko lang sa hips, tinuturn niya yung body niya. Sabi ko, nagtaka na ako doon, 5 months. So, yung mga napapansin mo na yon, anong sabi naman ni kay Pastor Eric? Kinukwento mo sa kanya o nakatutok ka rin, Pastor yes, Eric? Po. Sinasabi ko din po sa kanya. Anong napapansin mo nun, Pastor Eric? Hindi ko po rin kasi alam na ganun. Kaya lang siya bilang mother. So, may mother's instinct. Opo, may concern siya. Tapos nag-uusap nga po sila nung kapatid ko. Hanggang saan nangyari po, yung kapatid ko na yun, inisponsor po niya yung panganay naming anak.
para makapagpatingin sa developmental PDA. At doon nga po namin nalaman na yung anak po namin ay merong global developmental delay. Global developmental delay. First time ko pong narinig yun. Ano po ba yung global developmental delay? Meron po kasing mga bata na yung iba delayed magsalita. Sabi nila mas mabilis ang babae magsalita kaysa sa lalaki. So meron naman pong ibang bata, delayed silang maglakad. Di po ba more than 1 year old, 2 years old before they start to walk. Pero meron ding iba, delayed naman sa kanilang ibang motor skills or fine motor skills. Pero yung anak ko po, pag sinabing global, lahat ng aspeto ng buhay niya, delayed po siya. So lahat. From speech from motor muscles. Skills, yung walking, crawling, I have never seen him crawl nung bata siya. Tapos yung social skills niya, yung pag-iisip po niya, lahat po delayed. So, paano po ninyo minanage nung malaman ninyo yun? Kailan niyo po nalaman yung diagnosis na ito? Ano po siya, kasi nga 5 months pa lang napansin ko na until sabi, patingnan nyo na siya sa developmental pediatrician, which was also the recommendation of her, of his pediatrician po. So naghanap po kami, tapos inisponsor nung sister-in-law ko, napunta pa po kami ng Cavite. Kasi ilan lang pala po ang DevBed in the Philippines. Tapos pag nagpa-schedule ka, hindi pwedeng gusto ko bukas, gusto ko next week, gusto ko next month. Hindi po so, pala ganun. Ka, you would have to wait by months. Iba po, even a year pa nag-aantay para lang ma-schedule. Kasi hindi raw po ganun kadali. Pero God has been so good to us. So nung nagpunta po kami, binigyan kami kaagad ng slot. So, na-accommodate po kami. Tapos, yun nga po ang diagnosis niya. Global developmental delay. Paano mo ito tinanggap? Sa inyong mag-asawa? Ako po, personally, nung natanggap, nung sinabi niyang ganun, baka naman hindi. Parang there's still that portion in my heart na hoping ako na baka naman hindi kasi may mga kaya naman siyang gawin. Kaya po, nag-decide kami magpa-second opinion. Naghanap pa kami ng ibang doctor, this time in Metro Manila naman para mas malapit-lapit ang biyahe. Tapos, same thing lang po yung diagnosis po sa kanya. Global developmental delay with autistic-like manifestations. Pastor Eric, paano niyo po natanggap ang sitwasyon ni Gabe? Sa totoo lang po, ma'am, medyo naging mahirap po. Kaya lang, ang pinanghawakan ko po kasi yung sabi sa Bible na every firstborn male is supposed to be dedicated to God. So, in my heart, talagang hoping ako na gagaling po yung anak ko. At talagang, yun pinapanalangin po namin every day. Both of us, in our Bible, meron pong nakaipit na mga scriptures which we recite, which we declare sa buhay po ng aming anak. Dumating pa po sa point na sinabi po ng DevBed niya sa Manila na pag umabot siya ng 7 years old, he will be like that for the rest of his life. Where in our heart, tinatanggihan po namin yun. Kasi alam naman po natin, ang final authority sa buhay natin ay ang salita ng Diyos. At lumampas na po siya doon. Ilang taon na po siya ngayon? Siya po ay kaka-turn lang po niya ng 12 nitong October 13. Yan. So 12 years old na po siya. Saan do po nagmumula ang ganitong karamdaman? Wala po silang makitang reason kung bakit po siya nagkaganon. Sa history ng pregnancy ko, wala naman po silang nakita. Hindi nila talaga alam. Even yung OB ko po, nung nagkaganon yung anak ko, nung bumalik ako sa kanya for another check-up, kinumusta niya ako, sabi niya, bakit ka nga ba nagkaganon? Parang sa loob-loob ko, okay ka lang. Di ba ikaw yung doktor? Ba't ako tinatanong mo? Dapat nga ikaw ang tanungin ko. Ba't ako nagkaganito? Ba't nagkaganito anak ko? So hindi niya masabi. Kaya lumipat din po ako ng OB sa mga susunod na pregnancies. Pero hindi po namin nalaman na siya pala nung nagbubuntis siya, may gestational diabetes siya. So yun po ang maaaring naging factor kung bakit tinamaan po yung cognitive skills ng anak. So, hindi siya na-check nung time po talaga. Kasi po yung OB ko po, dahil bago lang kami dito, wala po kaming kakilala. So, nagtanong-tanong lang saan kaya pwedeng magpa-check up. Doon po kami ni-refer. Tapos, wala siyang ultrasound, ganun. Pinadadala niya ako sa ibang clinic for ultrasound.
Kaya hindi rin po na-detect na nagkaroon po ako ng gano'n. It was detected during my second pregnancy, pati sa third. So maybe iniisip po namin, baka yun, baka hindi ko alam. During my first, gano'n din pala yung case ko. Kaya dahil may gestational diabetes ako na undetected, lahat ng gusto kong kainin, binibigay naman niya. Kain, kain, ganyan. So baka nag-spike up yung pwede, sugar level. Pwede, sabi niya, nag-gain din siya na, ng weight, weight that time. Tapos hanggang pagdating ng 8 months, naglilinis po siya noon eh sa bahay, sa second floor apartment namin. Tapos pumutok yung water bag. Sabi ko, honey, sumabog na yata yung water bag ko. Sabi, o siya, sige, humiga ka muna dyan. Tinapos pa talaga yung paglilinis niya bago ko dinala sa ospital. Masipag. Ano po yung pinakamahirap sa pag-aalaga dito kay Kuya? Hanggang ngayon po kasi hindi pa po siya nakakapagsalita. Hindi niya kayang intindihin yung sarili niya para kumain, pumunta ng CR, maligo, at kung ano man po yung ginagawa ng normal na bata. So, kapag ka po may kailangan siya, all he will do is just to whine. So, yun po yung way of communication po niya sa amin. Minsan, dahil nga po ako ay umaalis ng bahay, at siya naman po iniintindi po niya yung dalawa pang bata, minsan, pag hindi po namin siya nabigyan ng atensyon, nakakalimutan po namin, ang pinakamahirap po ron yung kapag, kasi malaki na po siya eh. Hindi namin naagapan at dumumi po siya. So, we have to disinfect the entire room. At kailangan pong gawin po yun. Sa pag-iintindi po niya sa ibang anak po namin, ako po ang gumagawa noon. Pag uwi ko ng bahay, doon pa lang po gagawin. Nag-pray po ba kayo ulit para magkaroon ng baby? Yes po, Ma'am Cherry. Siya lang po. Ako ayoko na po sana. No? Kasi sabi ko sa Lord, Lord, how can I dedicate to you my firstborn son in his condition right now? Tapos I pray to the Lord. Sabi ko, Lord, hanggang kailan po ba ganito yung anak ko? Sabi ng Lord, bakit? Ano bang gusto mong mangyari sa anak mo? Sabi ko, Lord, gusto ko siyang gumaling. Kaya lang, Lord, paano siya gagaling? Sa mata ng tao, sabi ng Panginoon, maaaring siya may diferensya. But in my heart, he is perfect. Sabi ko sa Lord, Lord, kailangan ko po na makakatuwang sa ministry. Please give me another son. And after 4 years, God gave to us Miguel Enrico, our second son. Wow, praise God. At nasundan pa rin po ng isa pang baby. Girl naman. Opo, yun po, surprise talaga ni Lord sa amin. Kasi hindi na po namin hiningi, pero pinagkalooban po kami at yun po ang favorite po namin sa family. Special siya talaga. How special is Kuya Gabe in your lives? Tulad po ng programa po natin, siya po ang unang blessing sa amin. At hanggang ngayon, he continues to be a blessing in our family. Dahil give so much joy to us. Simple lang pong bata si Gabe. Basta kinadal mo siya, he would respond. Pagka kiniliti mo siya, he will also respond. At malambing na bata po siya. Wow, hindi talaga kayang bilangin ang blessing. Pastor Eric, as a pastor, you pray for healing for other people. How do you pray for healing for Gabe? Dumating po sa point, ma'am, na sabi ko, Lord, ang principle, you cannot give what you do not have. How can I pray for people if my son is not healed? Sabi ng Panginoon sa akin, hindi naman ikaw nagpapagaling, ako. Kaya gawin mo yung pinagagawa ko sa iyo. And I will take care of your son. Yung anak ko po ngayon, hanggang ngayon, di pa siya nakakapagsalita. Pero malaki na po yung naging milestone po niya, yung development po niya. Sa amin po, pag sinabi naming high five, mag-high five siya. Pag sinabi naming bless, magbe-bless po siya. Pag sinabi naming kiss, magki-kiss siya. Sa ibang tao, hindi po niya ginagawa. Siguro hindi siya familiar, pero sa amin, ginagawa po niya. Wow, nakakatuwa naman. At bukod pala, Ma'am Cherry, doon sa kanilang pagsubok sa kanilang panganay, mayroon ka rin palang pinagdadaanan? Sis Kathy? Yes po. Bukod po sa kasi gestational diabetes na sabi ng doktor ko, kung hindi ko iingatan, magtutuloy siya after my pregnancy into type 2 diabetes na, which matigas po rin kasi ang ulo ko eh, kain pa rin. So, naging diabetes na nga po siya, which kasi rin po sa both sides ng family ko, na-inherit po rin po siguro genetically. So, after po noon, na-diagnose naman po ako kasi dahil
si Gabe, lagi ko po siyang kinakarga kasi first child ko, eh, dahil hindi po naglalakad. He started to walk 4 years old na po siya before his brother was born. So a few months before his brother was born, doon lang siya naglakad, 4 years old na. So for 4 years of his life, akit ko siya sa taas, ibababa ko siya. Mabigat po, malakas kasi siya nung mag-milk, kumain. So medyo mataba siyang bata noon. So nag-suffer talaga yung likod ko. So akala ko noon, yung pagsakit-sakit, pagkirot-kirot ng likod ko, pagod lang kay Gabe. Pero nagpa-check up po ako sa Philippine Orthopedic Center. Sabi naman nung doctor na tumingin sa akin, may mild scoliosis daw po. Naka 14 degrees yung pagkaka-S nung spine ko. So yun daw. Tapos may mga veins na nabalot ng laman. Parang osteoarthritis na rin ang dating. So kaya raw kumikirot siya. Meron po bang gamot dun sa... Wala po eh. So after naman po nun, naipanganak ko yung ikalawa, ikatlo. Yung pagdating dun sa pangatlo, nung pinanganak ko na siya, masyado nang tumitindi yung pain to the point na umiiyak talaga ako sa gabi. Minsan tulog na silang lahat. Ako naman umiiyak lang ako kasi gusto kong i-release para gumaang yung pakiramdam ko. Tsaka baka pagkatapos ko umiiyak, pagod na ako, at least makakatulog ako. Yung sobrang sakit po talaga. Kahit hahanapan mo siya ng pwesto sa paghiga, hindi mo talaga makita-kita. Ta-turn ako dito, ta-turn ako dyan. Pag so hanggang ngayon itong pain na ito? Opo. At habang lumalaki ang bata at hanggang ngayon nag-aalaga, so paano po yung pang-araw-araw nating buhay, yung mga simpleng ginagawa natin as a family? Simple lang po. Pagdating sa bahay, siya nasusunod. Ako po ang gumagawa. yun po. At ano naman po, hindi ko po ikinakahiya yun. Sapagkat I'm doing it for my family. Kung paanong pananagutan ko sa Panginoon ng maraming bagay. Kapag hindi ko po nagampanan ang tungkulin ko sa pamilya ko, alam kong pananagutan ko rin po sa Panginoon yun. So, sa totoo lang po, after po ng ating prayer meeting, may online cell group pa po ako. Pagkatapos, doon pa lang po ako gagawa ng gawaing bahay. Minsan, 11:30 na po ako nakakayari. At doon pa lang po ako mag-start na magpahinga. Nakaka-bless naman ang pastor, Tatay Eric, at dala niya talaga, haligi siya talaga ng tahanan at dala-dala niya ang kanyang pamilya. Kasi, di ba? Hindi simple ang araw-araw na buhay. Yes. We should continue to pray for Sister Cathy para sa mawala yung pain. Diagnosed na rin po kasi siya dito. Pinaulit po yung aking x-ray, which was years ago na po nangyari. Nung in-x-ray po ako ulit, hindi na raw siya scoliosis. Hindi ko alam kung nagkamali lang ba yung second doctor or talagang miracle na rin ng Lord. Hindi na raw siya pwedeng i-consider as scoliosis kasi yung pagkaka-slant ng aking spine, 10 degrees na lang. So hindi raw po yung scoliosis, it's fibromyalgia na raw. Kaya napakasakit. So binigyan po ako ng painkillers, 3 oral painkiller, 1 topical painkiller, and I took it for almost 2 weeks. Then after that, kasi may mga side effect po, talagang hilong-hilong ka kahit nakapikit ka at nakahiga, hindi ka rin makatulog. Masakit sa tiyan. Opo. So sabi ko, stop na lang. I'll just rely on the Lord to sustain me every day, His grace to sustain me every day. Siguro yung mga gamot na yan sa kanan, kasi may effect din sa liver ko eh. Bakit pa di... Sa Lord na lang. Pagka naman sobra na talaga sakit, meron din po akong tinetake para lang, just for me to go through the day. Pero bihira lang po. Yun ang nakita ko, yung grace ng God. That's what I can see sa kanilang mag-asawa. Wala ho kayong kasambahay, kasama sa bahay? Wala po. Kasi nag-try po kami noon yung mabuntis ako sa ikalawa kasi nga hirap ako alagaan si Gabe. Up and down, bubuhatin ko. Eh pagka nag-last trimester na, mahihirapan po ako. Tapos nagbe-bed rest din po ako noon. So nag-try kaming kumuha, nagkaroon kami for 1 year kasama namin kasi pinaaaral namin, kaya nag-stay. Pero yung succeeding, 1 month lang aalis na, 2 months lang aalis na. Nahihirapan. Dumating po sa point, ma'am, na 18 ang naging kasambahay namin sa loob ng 1 taon. Hindi mo na matatandaan ng mga pangalan yan. Paano ngayon, pag nag-aaral sila, online pa naman, ma'am, paano ang setup? Sa akin po lahat yun. Basta yung sa pag-aaral, sa ganun siya po, more of gawaing bahay. Sa akin yung lunch and dinner, sa kanya ang breakfast, ganun po. Yung pagtuturo sa akin po talaga. So nakakapagluto ka rin pala. Konti-konti po. Nakakatuwa naman ang division of labor and love ng mag-asawang ito, di ba?
Pastor Eric, dumating ba sa isip mo kung paano si si Gabe pag wala ka na? Sa amin pong dalawa, yun po talaga ang panalangin namin sa Panginoon. Lord, paano pong gagawin namin pagka wala na kami? Kaya ngayon pa lang po, kinakausap na po namin yung mga anak namin. Sinasabihan po namin sila, oh, bagamat binibiro namin, you would take care of your kuya, ha? Paglaki mo. Opo, opo. Kaya yung second son ko po, very responsible naman siya, si Miko. Ngayon pa lang po, sinusubuan niya na yung kuya niya. At pagkatapos po, tinutulungan po niya, papalitan po niya ng diaper, ganun. So, malaking bagay po. Sa lahat po ng pinagdaanan na to, kahit nung una, tinanong niyo po ba si Lord? Sabi po ng salita ng Lord kasi walang pagsubok na dumating sa kanino man na hindi pinagdaanan ng lahat ng tao. Ang tanong ko po sa Lord, hanggang kailan ganito ang anak ko? Kasi naniniwala akong kaya niyang pagalingin. Hindi ko po tinanong ang Lord bakit ibinigay sa amin si Kay. Ang tanong ko sa Panginoon, hanggang kailan? Pero ang sagot ng Lord, in my heart, He is perfect. So, tatanggap ko po yun. By God's grace. Ako naman po, hindi ako nagtanong directly sa Lord. Ba't nagkaganito, Lord? Bakit ganyan? Kasi, in my mind, lagi ko tinitingnan that the Lord is sovereign. He knows everything. He knows what's best. Nagtatanong ako sa sarili ko, ba't kaya nagkaganito si Gabe? Tapos, dumadating yung time na pag wala siya, dahil kami lang mag-ina na iiwan, hirap na hirap ako sa pag-intindi, pag dudumi siya or lahat. Pagkain niya, ganun. Tapos yung pag may sakit siya, talagang 4 bed sheets ang papalitan namin every night pagka talagang nag-vomit siya kasi napakalakas niya ng milk. So, hirap na hirap po ako. Naisip ko na, Lord, bagamat mahirap, bagamat masakit, syempre bilang nanay, kung mawawala yung anak ko. Pero Lord, kung hinahihirapan po ako eh, okay na sa akin kung kunin niyo na lang po siya. Pagka naman kinukwento ko sa kanya, Daddy, hirap na hirap ako kanina pag uwi niya in the middle of the night, kukwento ko yung nangyari throughout the day, tapos sasabihin niya sa akin na, kesa ganun ang pinagpe-pray mo, kunin na yung anak mo, ba't hindi mo ipag-pray na ang grace ni Lord mag-sustain sa'yo? Bakit hindi mo ipag-pray na ayusin ni Lord yung anak mo, kesa pinagpe-pray mo na mawala siya? Amen. Oo nga, no? Sabi ko po. So that's right. Super inspiring ang kwentuhan natin, pero putulin po muna natin dahil susunod na ang ating Quarantipid Recipes. Pero bago yan, narito na po ang mga instructions sa ating social media contest. Para sa mga mahilig mag-selfie, i-post niyo po ang picture kasama ang inyong pamilya at maglagay ng caption kung gaano mo kamahal ang iyong pamilya. Siyempre po, ang ating hashtag na Pamilyang Blessed, huwag ninyo pong kakalimutan. I-comment niyo po yan sa latest post namin sa aming page na Count Your Blessings sa Facebook. Susunod na Quarantipid Recipes dito lang sa Count Your Blessings! Thank you.
Quarantine Feed recipe, ipagluluto tayo nila Pastor Eric at Sister Kathy ng tuna rolls. Ano-ano ba mga ingredients ng tuna rolls? Kailangan po natin syempre ng tuna, tapos potatoes, carrots, bell pepper, egg, breadcrumbs, tapos pancake mix, parmesan cheese, optional naman po yun. Ano po ang first procedure nito? Upon heating po yung ating pan, lalagay po natin yung ating tuna. Yan, tapos? Yan. Konting stir, medyo durugin po natin para maging maliliit siya. And then, we can add na po yung ating potatoes. Potatoes. Yan, maliliit. Ikaw talaga nagluluto? Siya po yung breakfast, ako lunch and dinner. Basta yung mga pritong itlog, hotdog, tosino. Yung mga mahihirap kay Pastor Eric. Pastor Eric, mahirap ba magluto ng breakfast? Hindi naman po. Actually, mas mahirap po yung pagkatapos po niya magluto. Kasi lahat ng pinaglutuan, sa akin po naka-assign yun. Parang may halong reklamo yun ha. Wala naman. Buti na lang masarap siya magluto. Yun. Katulad ito, mukhang napakasarap na to. Ano na nailagay natin? Nalagay na po natin yung potatoes, yung carrots, yung bell pepper. Actually, pwede po kahit ano naman, pwede po nating ilagay dito. Kung ano yung available sa ating kitchen, sa pantry, sa ref. For example, may sayote po kayo, pwedeng sayote ilagay. If you want to put celery, pwede rin po, depende. So, sa ganitong paraan, mapapakain din po natin ng vegetables yung mga bata. Tuna pa. Opo, may oo tuna. Nga, Ma'am Cherry. Healthy, healthy with omega-3. Oo, tapos ilalagay na natin healthy, ang healthy pancake mix. You okay. Can put flour or cornstarch kung ano po available. Mas masarap yung kaya pancake mix. Kaya lang mas malasa mix po kasi yung pancake mix. Kaya ito po yung magiging pampalapot po natin. Anong favorite mong niluluto para sa iyong mga anak? Wala naman po talagang particular favorite eh. So lahat, no? Almost lahat. Kasi tinatrain ko sila kumain po ng gulay. Usually kasi bata ayaw ng vegetables. Pero talagang ginisang ampalaya, talong. Very good naman yung bata na yun. Saan mo natutunan to, Sis Kathy? Nakita ko lang po sa isang recipe book. Tapos in-improve ko na lang. Dinagdagan ko ng recipe ng ingredients, binawasan ko rin po ng iba, depende sa taste. Adjust na lang, ma'am, no? Little salt, a little pepper, depende sa taste po natin. Mga magkano po kaya ang gastos nitong ating recipe? Siguro po mga 100 or 150. Eh, ayuda lang ang tuna. Kasi pancake mix konti lang naman. So, mga 85.99. Ibabawas yung ano, ibabawas yung ayuda. Ayan ako, siguradong masarap ito, nakaka-excite. Parmesan para medyo masarap siya. Pero kung nagtitipid po talaga tayo at walang parmesan, pwede naman pong wala siya. Or cheddar? Pwede rin pong cheddar. Rin. Any kind of cheese will do. Depende po sa taste. Excited naman ako kainin ito. Kung ayaw ang natin sarap ng cheese. Mukhang excited tayo dito, Ma'am Cherry. Nalakihan natin ng bites dito. Mukhang masusulit tayo dito sa tiki man. Paano po pagka nagluluto at wala si Pastor Eric, paano ang pag-aalaga sa mga bata? Paano nyo minamanage yung time, Pastor Eric? Ang totoo po, lahat ng kakailanganin niya sa pagluluto, kailangan na ihanda ko na yun. At ang gagawin lang niya, magluluto na lang siya. Para nang sa ganon, yung mga bata, sandali lang yung panahon ng pag-aantay. So, ibig sabihin, ikaw yung nag-prepare from bawang, ganyan? Opo, kaya pasensya na kayo kapag yung kamay ko eh. Parang ito, ikaw naghiwa-hiwa na to kanina. Kaya, hindi po, salamat na lang sa crew ng CYB. Nakita ko medyo maghiwa-hiwa. Natatapos po kasi yung online classes ng kids, mga 11 a.m. So, kung ako pa maghihiwa, kakain kami alas 2 na. Dahil nakatutok kaya, nga pala si Mami sa mga kids. Pine-prepare na niya para after ng classes, magluluto na. Siguro pwede na natin itong i-off. Off na po. Ayan. Ayan. Dahil na-mix-mix na siya. And then we have to let it cool for a while para hindi po siya sobrang init pag ni-roll po natin. Okay, so ang next step na po, dahil nag-cool down na yung atin pong mixture, ayan po, i-dip na sa egg, tapos i-roll sa breadcrumbs, tapos i-fry na po natin siya. Ayan, expert na expert si Mamo.
Yan, mukhang nakaka-excite naman to. Ang sarap. Next, ipa-fry na po natin siya. Sakto na yung init ng oil. Ang daming vitamins ang makakain ng mga anak natin dito. At dito naman, maraming natututunan yung ang ating mga taga-subaybay. Yes. Kaya, ito yung inaabangan nila eh. Maghahanap kaya si Dr. Rakit ng malasakit tries today? Ay, syempre naman. Ito, abang na nga ako eh. Paano naman tayo makakapag-diet niyan? Laging masarap ang kinakain niluluto dito. Niluluto, yeah. Sa quarantipid. Naku, mukhang luto na. Yes. Mukhang luto na ito. Masarap kasi yung pancake mix. Saka yung yes. Tuna, yung potatoes and carrots. At eto na nga ang tuna rolls. Excited kami ni Dr. Rakit pag tumitikim. So lahat po tayo titikim. Titingnan natin. Kalakalahati. Hahati-hatiin po natin. Mahilig ako sa ketchup. Maharap. Ako na lang laging huling tumitikim. Ang bagal. Masarap. Promise. Mas masarap po sa sweet chili sauce. Masarap din yon, Pastor Eric. Masarap ito, promise. Gayahin natin mamaya. Pag gagawin ko ito sila, Gob, at saka sa mga anak ko. Manamis na miss. Because of that. Naingit naman ako. Oh, diba? Ganyan talaga. Wala naman si Gob na susubukan. Hindi ko nakita yung paulit. At sa ating pagbabalik, tuloy lang ang kwentuhan kasama si Pastor Eric at Sister Kathy. Dito lang yan sa Count Your Blessings! Ang dami-dami nating blessings! God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are on your throne. You are God alone.
Bahagi ng ating programa, patuloy lang ang pag-share ng blessings ng mag-asawang Pastor Eric at Sister Cathy. Pastor, ano po yung favorite bonding ninyo with your kids? Yung movie date po namin, ma'am. Every Friday, inaabangan po ng mga bata. Kasi doon po sila natutulog sa kwarto namin. Pastor Eric and Sister Cathy, may isang mini game tayo na tinatawag na He Said, She Said. Ang mechanics ay itataas ninyo lang ang mga placard na may nakasulat na he at she. Kung sino sa tingin nyo ang tinutukoy ng mga babasahin namin. Ready na ba kayo? Ready na po. Okay, sino ang mas disciplinarian? explain. Siguro po, dala rin ng orientation ko sa family ko. Plus, maging sa ministry. Kaya ako po ang disiplinary. Madali po siyang magalit. Mas mahaba pasensya ko. Yun lang po. Pero wag lang akong gagalitin. Nagiging dragon po talaga. Eto naman. Sino ang mas mahaba ang pasensya? Talaga? Totoo? Bakit? Opo. Eh, kasi po, mas kaya niyo unawain yung mga bata. Yun po. Ako po kasi sa dami nun dapat gawin, gusto ko nakaschedule. Baka kasi nga, ang dami na nagpatong-patong. Okay. Sino ang mas maagang nagigising? Pareho lagi. Wala pa silang walang sablay. Walang mali. Sino mas maaga? Anong oras yon? 5 to 5.30 po. Maaga nga yun. Tulog pa tayo nun. Sige. Okay, next question. Sino ang mas magaling sa pag-handle ng finances? Sige, baguhin natin yung tanong. Sino ba yung mas magastos? Ayun. Siyempre, babae. Bakit? Aminado. Pastor Eric, ikaw lang tatanungin ko. Kasi po, love ko siya eh. Kaya ini-spoil ko kapag meron siya. Parang si Gov din, spoil din ako. Nakaka-spoil talaga. Di ba ganun naman yung mga girls? Sino ang naka-assign sa gawain bahay? Siyempre, okay. Nakwento na yan kanina. Yes. Ito ang tanong. Sino ang naunang mag-I love you? Kanina nga yung tanong ko eh. Nung tumingin ba sa kanan, tumingin ka rin? Hindi. Sino ang mas malambing sa partner at sa mga anak? Both. Parehas po kami hindi sweet talaga by nature. Pero he never fails to say I love hindi you before sweet. Going to bed. Hindi sweet. Pero siguro sa mga bata, mas sweet ako. Yeah. Okay. Kaming dalawa, parehas lang po eh. We're sweet in our own way. Pero hindi katulad ng ibang couples na PDA and post here, post there ng mga escapades. Hindi po kami kami. Simple lang. Ano pong tawagan ninyo? Honey. Sino ang mas iyakin? Oy, umamin! Ngayon nagkaiba sila. Ma'am, tanongin natin bakit. Bakit? Pastor Eric. Pagdating po sa Lord, sa ministry. Minsan kahit nagkikwento lang po ako, teary-eyed na ako eh. Siguro dahil inilalagay ko po yung sarili ko dun sa sitwasyon ng tao. Kaya, minsan madaling tumulo po ang luha. Sir Cathy.
eh, babae po eh, mas emotional. Pero siya, okay. Iyakin din po rin siya. Sinabi sa akin ng biyenan ko, si Ricardo, iyakin niyan. Ricardo pala. Sino po ang mas magaling kumanta? Siya na po. Kailangan marinig yan. Sample. Huwag po muna, Doktor. May paparating na bang? Ano ba yung paborito mong ano, worship song? Draw Me Close at saka yung pong You Are God Alone. Baka pwede marinig yung chorus. Alone. Ayun, Draw Me Close. Paano, Pastor Eric? You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Wow! Talaga ni Pastora na pakadiba. Praise the Lord! Thank you po for sharing your story with us. Kaugnay ng kwento nila Pastor Eric at Sister Cathy sa ating episode ngayong araw, ito po ang ating Bible verse mula sa Philippians 1:6. Being confident of this, He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Totoong-totoo po yan sa buhay ni Pastor Eric and Sister Cathy dahil naniniwala sila na ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng napakagandang pamilya na mayroon sila. Ang Diyos din ang nagpasimula ng magandang ito, magandang istorya, at ang ending nito ay napakaganda rin. Kaya patuloy po tayong maniwala sa gagawin ng Diyos sa buhay ng mag-asawang ito. At para tuloy-tuloy ang pagbuhos ng blessings dito sa ating programa, i-post nyo na po ang inyong selfie kasama ang inyong mga pamilya. Huwag kalimutan ang caption kung gaano nyo sila kamahal at isama ang hashtag natin na makikita sa inyong screen ngayon. Salamat po sa pagsama sa aming kwentuhang puno ng inspirasyon at pag-asa. Magkita-kita po tayong muli next week. Dahil bawat istorya natin ay tiyak kapupulutan ng aral at biyaya. Gaano man yan kalaki o kaliit, ugaliin nating magpasalamat at palaging count your blessings!